Feeling ko si Mrs. to eh. Feeling ko si Mr. Okay, si Mrs. to. Si Mr. Oh, sige ako to. Oh, hindi, pero yan, ikaw yan. Ha? Ikaw yan. Ikaw yan. Kilala, kilala kita eh. Ikaw. Ay, kilala ka ng mga judges. Eh, kilala ka din nila. Mas kilala ka nila. Alam nila, ikaw yan. Mas kilala ka nila. Ah, mas kilala ka nila. Ngayon pala na, ikilala ka nila. Ah, si gusto mo. Gusto mo? Ano? Gusto mo malaman nila yung mga sikreto natin. Oh, gusto mo. Oh, paano itakot mo? Oh, sige, sige. So ngayon, hahamunin kita. Okay. May mga tanong sa atin. Tapos ngayon, ito, bibigyan kita. Ito ang nakalagay. Bukasan natin, okay. Pakita mo, pakita mo. Si Mrs. to. Ako to. Ayan. Ako naman. Sorry. Si Mister to. Ako to. Ah, okay. Okay, so ang magtatanong sa atin ay ang aming kaibigan na si Mr. Paul Abuel. Yay! Dito na natin maririnig yung tanong. Ha? Oo. Maririnig. Ako daddy mo! Tinawag na si Paul. Hi, daddy. Ayan. So ayan, magtatanong na si Paul sa amin. Ilang questions pa to? Mga 38 questions lang naman. Akala ko 49. Sige. Binawasan namin ng 11. Okay, sige. Ready ha? Okay. With peace time. Uy, dapat ano ha, honest. Wag yes! Yung, wag naman yung... Ah, wait lang, wait lang. Pati dito, lolokohin natin sila. Hindi naman natin sila nilolokohin. Never! Okay. Para magkaalaman, ha? Okay, ako, natin, honest ako. Ako, na hindi natin sila nilolokohin. I grew up as lumaki ako na honest. Hirap na hirap. My mother, ano eh, didn't teach me. Not a pig. My brother is not a pig! How to speak in... Present! Love you. Okay? Hi, mga judges! Uy, ba't wala kang reaction? Bitin, mahal ko lang yung Hi mga judges! Ayan, ito nga ang aming next challenge. So, pakita na natin kanina. Diba? Na-explain na natin kung ano sa kanila. So, ito na yung mga tanong na dapat naming sagutin yes, sa inyo. Yes, ito na yung mga tanong. Exciting to dahil kailangan talaga maging honest ka dito. At ako naman ang mas honest sa amin dito. From the beginning till the end. Question. Pero ito sulat mo rin sa ilalim ha, para makita nila yung tanong. Ha. Mamaya ito, para, sa ilalim. Para edit. Okay na. Para pagka sa editing, alam na nila yun. Kasi hindi mali namang audio. Oo. Dahil yung... Sinabi ko na kanina. I-explain ako yung sa audio. Okay. Ngayon pa lang, alam mo na yung sagot sa ano. Okay, 1, 2, 3. Okay, magtatanong na si Paul. First question. Who wants to be a millionaire? First question. Sino madalas umutot? Ako to. Ba naman mga tanungan na ni Paul? Kasi alam ni Paul eh, mula nung binhit ng mga bata pa kami. Nahawa kasi ako dyan eh. Si Paul? Oo, grabe yung mutit yan ha. Mm-hmm. Biruin mo ha, kakain lang kami. Yung unang subo, kada unang kain. Huh? Kasi ganun kasi rahing siya na noon. Diba? Okay. Babarilin pa tayo ng anak natin, miyawak na beng-beng. Siyempre sa akin mga judges, ayan, si Mr. to. Kasi, ayan, nakita nyo, May makikita kayong isang vlog namin na talagang umutot talaga siya. Kadalasan talaga malakas siya umutot kahit pero walang amoy. Tsaka alam niyo nakakatulong nga yung utot ko sa bansa natin. Bakit? Oo, nakausap na dati ng mayor ng Taytay, Mayor Makainta. Ah. Sabi kailangan si John Lucas ay laging umuutot. Nakakatulong sa environment. Nagiging green grass lahat na madaanan ng utot ko. Parang wala akong nakikita dito. Parang lanta lahat ng mga... Eh, utot mo yung dumaan doon, kaya ganun. Wala! At ito pa, sabi mo walang amoy. Sa kwarto, umutot ka. Tapos papunta sa akin, ang baho talaga. Sinabayan mo kasi ng hinga. Kaya bumaho mo. Hindi. Ang baho talaga, promise. So, ayan. Ang question number one, si Mr. to. Grabe naman itong mga baho. Baho talaga. Hindi mabaho. I mean, madalas talaga siyang umutot. Hindi pero mabaho. Hindi naman walang amoy. Walang amoy.
Di ba? Minsan nga mabango eh. Parang amoy walang toothbrush yun ah. Second question. Grabe naman yung may walang toothbrush. Hindi, yung utot. Second question. Second question. Sino madalas ang di naliligo pag nasa bahay? Diyan pa lang, aminado na siya. Hindi. Actually, habang nagwa-vlog kami ngayon, hindi pa siya naliligo. Ay. Kasi nga, nasa bahay lang. Kasi nga. Nasa bahay lang kami. Si Mrs. di pa ito naliligo. Uy, naligo ako. Hindi niya talaga trip maligo, lalo na pag nasa bahay lang. Kasi natitipid siya sa tubig. Sa tubig. Ayan, o sige, sabihin ko na. Sa aming dalawa, ako to. Ako to, kasi pag nasa bahay talaga, hindi ako naliligo kasi wala namang lakad. I mean, nag-half-bat lang ako. Hindi ka man lang mahiya sa asawa mo na pagliga. Dapat, ang bango. Iba yung naamoy ko, patis. Nag-half-bat ako paggabi. Tapos, pero... Half-bat talaga, literal lang. Oo, nag-half-bat kami. Mga hanggang bewang. Nag-half-bat ako, pero pag... Tulad ngayon, wala namang... Tulad ngayon, may church kami mamayang gabi. So, kanina umaga pa lang, sabay kami ni Bryson maligo. Pag may mga lakad, pero pag wala naman si Bryson nang yung pinapaliguan ko. O, diba? So, ako to! Pang 3 days mo na, no? Bago naligo kanina. Ay, grabe ka! Hindi ah, umalis tayo kahapon. Kaya nga, hindi ka rin naligo. No! Hindi pwedeng hindi maligo pag umalis. Kabisado ko yung dami ng tubig sa drum. Hindi nabawasan. Taray sabi, hindi ka naligo. Uy, grabe ka po. Joke lang. So, ayan, pangatlong anong? So, si Mrs. Tong. Third question. Hindi naliligo. Sino mas pikunin o mabilis magalit? Oh, diba? Ay! Feeling ko ang makakasagot nito yung mga friends-friends natin. Kahit yung mga friends mo from Taguig. Oh, sige. From Showtime. Sila yung makakasagot kung sino mas pikun sa atin. Ako, eto, papatunayan ko sa inyo kung sino yung makakapagsabi nito. Ang tatay niya. Yung daddy niya, pikun na pikun. Pikun na pikun daw to nung bata pa sila. Oo. Bata pa kami ng daddy ko? Hindi, nung bata ka pa, sabi ng daddy mo. Sabi mo, nung bata pa kami. Napakapikun mo daw, ikaw yung pikun. Nung bata pa kami ng daddy ko, eh, daddy ko yun. Ah, paulit-ulit, hindi naman, nagkamali lang. Ah, pikun. No, labas na, sino pikun? Oh, ikaw yun! Kasi oh, ikaw ang mas pikun. Ikaw pa yung pikun. Alam natin lahat. Ikaw yun. Grabe ka mapikun. Oy, as grabe in, ka. Tapos nagdadabog ka. Oh. Sinisigawan mo ako. Kinukuha mo yung, kunyari, lamig na lamig ako, hindi ba? May kumot. Mm. Kapag napikun yan, kakatakin, gano'n. Tapos wala akong kumot buong gabi. As in, wala talaga. So, siyempre ako, nilalamig-lamig ako. Pinipilit ko na makatulog. Kasi kailangan ko alagaan yung baby ko na bukasan. Aww. Totoo yun. Sobrang pagpikon siya, hindi ko kaya talaga. Talagang iba. Iba mapikon sige, to. Sobrang iba mapikon to. Ito, pag napikon si John, naninigaw yan. Never. Sabihin niya, bakla ako. Tinan mo, nagsisira nga. Napipikon. Napipikon na. Ay, ikaw kayo yun. Sige na, Paul, tigilan na natin yung tanong. Baka mapikon pa to sa akin. Ay, wow. Baka sa pamapunta, itetsyo ko. Itipit. Question number 4. Sino mas mabilis magselos? Tatlong beses ko pinakita. Okay. O, sige, explain mo. Ikaw, napakita mo muna sa'yo. So, natin yung akin. Oh, sige. Oh. Ako to. Explain ko sa inyo, ha? Explain ka. Explain mo. Sige. Diba sa atin, syempre mga babae, normal naman yun. Na talagang selosa. Pero, kahit naman sino, malalaki babae. Pero kadalasan talaga babae. Diba? Ang pagsiselos naman ay talagang husang nararamdaman yun. Lalo na kumahal mo yung isang tao. Pero, sa aming dalawa, ako, kasi, syempre hindi mo naman maiwasan yun na gano'n. Pero hindi ko na ikukwento sa inyo yung kung bakit. Dahil may dahilan ako kung bakit ako.
ganun. Alam ko yung dahilan mo. Dahil sobrang cute ko. Daming nagchat-chat, daming makakausap sa akin. Dinedecline ko na nga lang yung iba para di mo na makita yung... Parang di ka na magselos pa. Kaka-delete ko lang kanina, 2,000 messages sa IG. Dinilit ko kanina para hindi ka na magselos. Parang dinilit ko na yung IG mo. Dinilit na pala. Pero totoo yun. Kasi yung mga babae, sobrang seryoso talaga yan. Lalo na, syempre, ang lalaki malapit talaga sa tukso. Diba? So minsan, napapraning din sila. Dahil lalo na, ako, ang dami kong nakakasalamuha, ang dami kong nakakasama na kung sino-sino, na madalas talaga nagsiselos yan. Pero sabi ko sa kanya, iba na ngayon dahil na married na tayo. Aww. We're married. Patutulala siya eh. Yun yun. Pinapakinggan ko kasi kung ano yung sinasabi. Ayan. So, totoo naman talaga yun. Maganda yung sinabi niya. So, pero marriage na. Pero marriage na daw, marriage. Ako yun! Number five question. Sino mas matagal kumilos pag may lakad? Si Mrs. To! Hindi na tanong yan, si Mrs. To. Ah, grabe. Kunyari ang lakad namin, 2 p.m. Papaliguin ko siya, 10 a.m. matatapos 3. Late na kami ng isang oras sa lakad namin. Grabe yan. Biroin mo, naglalagay ng shampoo yan, 1.5 hours. Magsasabon pa ng 30 minutes. So, 2 hours na agad sa CR. Tapos magbibihis pa yan ng... At alam mo kasi, ang dami nitong damit, hindi siya makapili eh. Okay. Okay na? Hindi, ayan mga judges. Kaya aminin ko. So, ang sagot ko? Si Mr. To? So, ang sagot ko, aminin ko 3 minutes na ako maligo, kasama na lahat-lahat. So, ako to. Ayan, ako to. Kasi, pag ako nga, naliligo ako kasama yung anak ko. So, doble yon. Pinapaliguan ko siya, tapos sabay kami. Tapos, pagpasok namin sa kwarto, inaasikaso ko din muna si Bryson. Pinubulbuhan, yan, diaper, tapos lotion. Ako gumagawa nun? No! Painom ng vitamins, ganun. Tapos pag okay na si Bryson, tsaka pa ako mag-aayos sa sarili ko. Tapos minsan, pagkatapos si Bryson, magyayaya na to. Kasi mabilis talaga siya kumilos. Hindi diba? Ako mabagal, mabilis lang talaga siya. Mabagal ka? No! Mabagal ayan. Ka? Tinan mo so, si Paul, tumatawa, alam ni Paul. Uy, hindi. Mabilis ka lang talaga. Kasi ako, hindi ako mabagal, mabilis ka lang. Ikaw na mag-adjust, kasi hindi naman ako mabagal. Oh, sige, next time, ikaw muna lahat ha, bago ako. Oo. Okay. Question number... Six! So number six. Sino mas madalas nagpapalit at nagpapaligo kay Bryson? Yeah. Sino daw? Sabihin mo sa kanila, baby. Ayan, si Bryson sasagot. Say, mommy. Mommy. Yeah! Say, daddy. Say, mommy. Daddy. You say, mommy. Daddy. Okay, question number 6. So number 6, sino mas madalas nagpapalit at nagpapaligo kay Bryson? Alam niyo talaga kung sino yung gumagawa lagi dito sa bahay, kung sino yung kapasama niya, papaligo, magpapain ng vitamins, magpapakain, magbibihis, lahat, maglo-lotion sa kanya, tapos magpapatulog, lahat talaga. As sorry, I'm woo! Busy working for his future. Pero ang usapan... Boom, panit! Boom, panit! Isa pa. Amen ko. Boom, panot! Ano ba? So, ito na. Magkamukha so, tayo, Marika. Magkamukha na tayo, Marika. Okay. So, yun nga. Ang sagot ni Bryson ay si Mommy. Mommy, Junisha. Barato! Paspas! Walay hasol! Si ako talaga. Ako yung... Ano, mas marami. Hindi, totoo naman. Asawa ko talaga yung laging gumagawa ng gawain, Bryson.
thankful ako sa'yo dahil kahit na nasa malayo ako at kaka-uwi ko lang from Singapore, eh, talagang ikaw yung, ilang taon ako, 3 years ako dun. Nakikita ko naman na inaalagaan mo mabuti yung baby ko at ikaw nagpo-provide ng mga pangangailangan niya like winter melon milk tea with pearls, sandwich ham and cheese, tapos huling kita ko, binili mo siya ng yellow cup eh, bawal sa kanya. Don't worry, Bryson. Now that I'm here, I'm going to cook steak for you. What steak? Is that barbecue steak? Pork steak. Okay, sige. Pork steak. Alright, so ito. Question number 7. Guys, maawa naman kayo. Yay! Mag-subscribe na kayo. Tingnan nyo pati yung ano namin. Ito lang, oh. Dapat mga yun eh. Maraming pa ganun eh. Hindi, okay lang. At least ito, natural. Hindi, gusto ko next time ginagano natin flat screen TV. Flat screen, ako to. Si Mr. to flat screen TV, Samsung, MacBook. Pero sa ngayon, maraming makaka-release dito, di ba? Kaya nilang gawin to na magsusulat lang, di ba? Kailangan nilang... Doon kami eh, yung target market natin. Yun lang, yung pang ano lang tayo. Taga Forbes. Forbes Park. Katabi ng Forbes Fives. Okay, question number 7. Anong problema? Okay, question number 7. Question number 7. Sino mas malakas kumain? Okay, sige. Aaminin ko na. Ako talaga yung mas malakas kumain. Dati siya. Okay, judges. Aaminin ko na. Ako talaga yung mas malakas kumain. Kasi lalaki. Lalaki naman talaga mas malakas kumain sa babae. Pero iba klase kumain to. Hindi mo narinig. Kami na ni Paul nakarinig sa aking mga judges. So ayan nga, mga judges. Explain mo na lang ba't ako mas malakas kumain. Oo, mas malakas siya kumain sa amin. Kasi kahit nagda-diet siya, mas mahilig siguro siya maka-appreciate ng pagkain. Pero hindi siya mahilig sa gulay talaga. Yun! Hindi siya kumakain ng gulay. Sorry sa mga friend ko na taga-vegan, ay mga vegan. Hindi talaga ako kumakain ng gulay. Tinanay ko, pero wala talaga. Ayaw, till now, hindi talaga kaya. Minsan nahihirapan din siya mag-diet kasi ano nga. Dahil hindi ako makain ng gulay. Tsaka hindi bira ako kumain ng healthy food. Dahil buti na lang pinapadala na ako ng healthy foodie. Sobrang laking factor niya sa diet ko. Pero ngayon medyo nagpapalaman ako ulit dahil hindi rin maganda sa akin. Sobrang payat. Totoo, oo. Okay, so next question na tayo. So ikaw yun ah. Anak, bumaba ka muna dito sa third floor. Sorry, anak namin umakyat sa fourth floor. Bitawan mo muna yung friend mong Tiger. Diba? Ganun na tulog ng Tiger. Ayun kay Tito Paul. Ay! Si Spider-Man nasa room! Get mo si Spider-Man nasa room! Dali! Question number 8! Question number 8, sino mas masarap magluto? Alam na mga kaibigan ko yan. Hindi ako to. So ayun. Si Mrs. to. Pero hindi naman din gaano hindi nagluluto. Hindi naman ako nagluluto din. Sa aming dalawa, ako na. Ikaw na yung winner. Pero masarap ako mag-ano, pancit canton. Eh, di ba? Specialties ko yun. Yung specialties ko yun. Specialty ko yun, pancit canton. Lalo yung dilaw, original flavor. Ah, grabe. Yung paglagay ko pala ng soy sauce eh. Yung soy sauce ba yan? Original flavor. Ayun ang gusto ko. Okay. Saan kadalhan ka, no? Wala talaga akong alam lutuin kundi pancit canton. Kasi kahit itlog, di ako marunong eh. Yung magbasag ng itlog. Pero di naman ako mayaman ha. Hindi ako lumaki na rich. I just... Hindi lang talaga marunong magluto. Magprito. You know. Ako kaya ko magprito. Kahit ano. Masa prito, ano? Hindi, nakapagluto na pala ako ng kikiam dati. Pero naging fishbowl, lumipis. Pagka ang taas ng apoy, bawal pala yun. Oo, kasi ano eh, dapat maano lang. Pagtingin ko sa kikiam, may naging black. Oo. Dapat katamtaman lang kasi. Game. Next question. Last question. Sino madalas magyaya? Ito. Magyaya. Ay, grabe ka. Grabe ikaw. Grabe ito kumalabit. Alauna ng madaling araw.
Gagawin mo. Siyempre ako, ano ba yun? Mahal ko. Mahal ko, mansarin natin. Ano ba yun? Tulog pa ako eh. Mahal ko, ano ka ba? Third mansarin mo natin eh. Mahal ko, please. Please, ayoko. I'm not ready. Hindi ako condition. Ah, ganun-ganun yun. Ano ba yung tanong? Ano ba kayo? Hindi pa tapos yung question. Ano ba? Sino madalas magyaya kumain sa labas? Sa manugali mo. Hindi, bakit? Tama naman yung sagot ko. Mas madalas ka pa rin magyaya sa labas. Ay, madaling araw. Mahal ko, mansarin natin sa tayo kakain mamaya. Sabi ko, wala ako sa kondisyon kasi pa ako. Mamaya ako naiisipin kung saan tayo kakain. Yun yun, kayo naman. Hindi kasi hindi pa tapos yung masyado tanong. Green na ni. O sige, ako to. O ayan. Ako to. Ako yung mahilig magyaya. Pero parang ito din. Ako mahilig magyaya. Ikaw, si John pala. Ako mahilig magyaya. Siya mahilig. Sa labas-labas. Buong family. Gusto ko kasi nagbabanding kami palagi sa labas. Yun. Yung we make memories together. Kasi yun yung mga iipunin namin talaga na never mawawala at never mauubos. Pagka pinagkwentuhan namin yung mga bagay na yun, soon, pag matatanda na kami, di ba? Kahit yung mga maliliit na bonding sa labas, maaalala namin yung for sure. Kasi every bonding counts, especially pagka family mo yung kasama mo. True. Every drop counts, shell lang. Halimbawa, nakikita niyang malungkot ka, gano'n. O gusto mo ba mag-SM? Gusto mo ba... Mag-Singapore, mag-Hong Kong, mag-Japan. Kasi minsan, na pag nakikita ako malungkot yung family ko, nagpapabook agad ako ng ticket. Ah, talaga? Sa Jamliner, pabuntang Batangas. Hello, pabook nga ng ticket, dadaling ko lang itong mga ito sa Nasugbu. So, ayan, mga ka-judgers, sana... Sana ay may natutunan kayo sa aming ginawang Chubby Bunny Challenge. Hindi ito Chubby Bunny! Ay, hindi ba? Hindi ito. Ayun, Can't Say No Challenge. No! Hindi rin! Tayo ay, tayo na pala pauso nito. Ah, okay. So, ang si pauso Miss... challenge. Ang pauso? Hindi rin! Ano? Ito yung... Extra challenge? Hindi! Si Mr. To, si Mrs. To. Ah, okay. Ah, okay. Parang... Ano, parang sitcom, ano? Oo. Ayan, kami ba una? Tayo ba una? Oo, tayo. Wala, naisip ko lang kasi na. Si Mrs. to, si Mr. to, ako to, ako to. So, parang ano lang, parang yung mga judges natin, parang gusto ko lang anhin sa kanila na magpa-thank you tayo sa kanila kasi tingnan mo naman. Meron na tayong 10 million subscribers. Ang dami nating subscribers na din. talagang nagpa-follow sa, nagsasubscribe sa atin sa YouTube channel natin. And of course, thank you so much sa lahat pa rin po na nagsasubscribe and then nagla-like, nagko-comment. Lahat, as in maganda yung mga comments nila. Baka naghahanap kayo ng mga content na mga ano, diba? So, mga singing content, dance content. Iba yun, contest yun. So, ang sa amin kasi, vlog namin, pag ano, pag yung mga lakad-lakad namin, ganun, para lang, ano, memories nga, diba? Na, alibawa, kakain kami sa ganito, sa lugar na yon. Vlog namin yon kasi para lang bonding din, para mas, ano, na pinapaalala namin sa iba na mas okay pa rin yung kahit sa sobrang busy mo sa buhay na to, sa panahon ngayon, kailangan mo pa rin magkaroon ng time sa family mo. Diba? So, ayun. Tapos, at the same time, gumagawa kami ng mga challenge pa rin. Para naman magkaroon ng kasiyahan din kayo. Just pahalad yung mga beaches namin, i-upload nyo sa you. Sa you? What you? YouTube. Sa you. Sa you ay aking. Sa'yo, ikaw ay aking. Can't you measure paningin? Ang ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Nalawa kayo, Tommy. Sana ay tabihan lang. Pa. Pero yun mga judges, maraming salamat. See you next challenge. Sana ipakalat nyo pa yung ating YouTube channel. And see you soon. Next time magkakaroon din tayo ng get together. Diba? Yes! Okay, just ayun, follow nyo. Familia Lucas. Tama di ba? Familia Lucas. Familia Lucas. Familia Lucas sa YouTube. At yun, share nyo, follow nyo rin kami sa aming Instagram account sa akin. Lucas_Aljon.
And of course, sa akin naman po sa IG ko ay Shy Ferras. S-H-Y-Y-Y, tatlong Y. Tapos Ferras. F-E-R-A-S. So, ayan. Okay, thank you. Thank you so much. God bless.